kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Amelia. Dati, nasa bahay lamang ako, nag-aasikaso sa aking asawa at sa tatlo naming anak. Ngunit nagbago ang lahat at ako ay naging isang masahista. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahat. Kumusta naman ang trabaho mo, Amelia? Okay naman, Kuya Donato. Maganda ang kita ko. Pero nakakapagod, di ba? Mas nakakapagod naman, Kuya, yung wala kang kinikita. Dahil wala kang magagamit sa mga pangangailangan ng pamilya. Sa bagay, tama ka. Kahit ba lalaki minamasahe mo? Oo, Kuya. Kaya ko naman eh. Malakas yata itong kapatid mo. Natutuwa ako sa sigla mo. Ngayon, tanggap mo na ang pagpanaw ng asawa mo. Kailangan maging matatag para sa aking tatlong mga anak. Maglilinis tayo ng bahay ngayon, Rina. Magluluto at maglalaba para mabawasan naman ang hirap ni inay. Oo, Kuya Ronald, nakahanda na ako. Wala na naman akong gagawing assignment eh, dahil tinapos ko na lahat kagabi. Alam mo, naawa ako kay inay. Hindi madaling magmasahe. Masakit sa katawan yon, lalo na pag marami ka nang namasahe. Kami nga rin ni Bunso, naawa sa kanya. Kaya nga sabi namin, dapat mapasaya natin si inay. Magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at sa pag-aaral ng mabuti. Ang sarap nitong sinigang na isda, ah. Okay ang timpla mo, Rina. Nagustuhan ni inay. Dami niyo mo nakain, Nay. Nagutom kasi ako ng gusto. Tatlo kasi yung minasahe ko. Hindi po ba kayo pinamaryenda doon, inay? Iniinom nga ng tubig, wala, anak. Hoy. Diretso masahe. Sobra naman. Hindi bali na. Binayaran naman nila ako ayon sa usapan namin. Pero sana, kahit inumin man lang, nagbigay po sila. Iba-iba ang ugali ng mga customer, anak. Hindi pwedeng hanapin mo sa isa yung generous mong customer. Kaya ako, lagi kong inihahanda ang sarili ko sa ganun. Maging ang katawan ko. Basta ang mahalaga, may magagastos tayo sa mga pangailangan natin. Ang sarap mo talaga magmasahe, Amelia. Ang ganang pakiramdam ko. Salamat po, Sir Marlon. Si Ma'am Ho, hindi po ba magpapamasahe? Oh, magpapamasahe rin. Sabi niya sa akin sa text, nandito na siya in 10 minutes. Kaya magmerienda ka muna. Ipaayos ko tuloy kay Manang Inday yung mga canned goods na ipauuwi ko sa'yo. Naku, maraming salamat po. Lagi na lang kayo may pabaon sa akin. Well, dahil gusto namin ng misis ko ang trabaho mo. Lalo na ako. Pasensya ka na, Amelia, ha? Napaghintay kita ng matagal. Nasaraan ka sa yung sasakyan namin. Okay lang po yun, Ma'am Armida. Ang mabuti pa, magkapunan ka muna habang naliligo ako. Ako eh, nakakahiya naman po, Ma'am. Ako nga nahihiya sa iyo eh. Isang oras mo na ako hinihintay. Kaya kumain ka na muna. Para pagdating mo sa inyo, matutulog ka na lang. Ay, may nag-text sa akin. Jack, customer yan. Mahusay ka kasing masahista. Ang galing niyo manghula, ma'am. Customer nga po. Si Sir Marlon, magpapamasahe daw po siya bukas. Wala talaga akong maipinta sa masahe mo. Ang sarap. Salamat po, Sir Marlon. Masarap ng magmasahe
Maganda pa. Sir, ang kamay ko po. Oh, tayong dalawa lang naman ang narito sa kwarto, Amelia. Kaya kahit ano magagawa natin. Ano bang ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong gusto ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong triple ibabayad ko sa'yo. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Hmm? Hindi kita pababayaan. Pwede ba? Huwag mo ako akbayan. Kung iniisip mo, makukumbinsi mo ko sa kahalayan mo, nagkakamali ka. Trabaho malinis ang gusto ko. Yung boses mo. Baka marinig ka ng katulong namin. Akala ko pa naman mabait kayo. Yung pala, may iba kayong motibo. Buset na ito eh. Maris ka na. Alis! Hindi ko akalaing ganun ang tingin niya sa akin, mga anak. Akala ko pa naman, mabait si Sir Marlon. May masama palang motibo. Ang sama niya. Ang sarap bugbugin. Sir Ronald, wag. Makakasuhan ka nila kapag ginawa mo yun. Magkakaproblema tayo. Tama si Rina, Ronald. Kanilimutan nyo na lang yun. May mga pagkakataong kahit galit tayo, dapat pa rin maging mahinahon upang maiwasan natin ang kapahamakan. Huwag nyo na silang puntahan, Nay. Kahit natawagan pa kayo ng asawa niya. Siniraan niya ako sa asawa niya. Ho, bakit po kayo umiiyak? Ikaw pala, Rina. Wala. Masakit lang ang ulo ko. Nay, alam ko po hindi totoo yun. Kasi may kausap kayo sa cellphone niyo kanina. Tapos nun, umiyak na kayo. Bakit po ba? Nasaktan lang ako, anak. Tumawag kasi ang asawa ni Sir Marlon at pinagsalitaan ako ng masakit. Kaya siya inakit ko daw ang asawa niya. Malamang yan yung sinabi ng Marlon na isa asawa niya para hindi na kayo kuning masahista. Okay lang naman sa akin yun. Dahil talaga naman hindi na ako pupunta sa kanila para maiwasan siya. Nasaktan lang ako sa sinabi ni Ma'am. Di bale, Nay. Pag nakatapos na kaming mag-aral, hindi na kayo magmamasahe pa. Promise yan. Yung pala ang dahilan kaya ka malungkot. Opo, Ma'am Armida. Nabawasan mo ang customer ko. Bale, dalawang pamilya rin po yun eh. Kasi nga mga bigay sila sa akin ni Sir Marlon. Tapos siniraan po ko ni Sir sa kanila. Kaya ayaw na nila akong kunin. Kalimutan mo na yun. Makakahanap ka rin na iba pang customer. Ang inaalala ko lang naman po ang pag-aaral ng tatlo kong anak. Sa bagay na yan, matutulungan kita. Kaya huwag ka na mag-alala. Ma'am Armida? Sagutan namin ang asawa ko ang matrikula ng dalawa mong anak. Talaga po, Ma'am? Oo, sabi. Abay, nakakatulong nga kami sa hindi namin kilala ng personal. Eh, lalo kang dapat namin tulungan. Dahil masahista ka namin. Kilala namin. Pati pamilya mo.
binabati ko kayo, Ronald. Rina, sa wakas, natapos din ninyo ang inyong kurso. Dahil po yun Nay. Sa pagsisikap at pagtatsagaan nyo, Inay. Nay, utang po namin sa inyo ang aming tagumpay. Mga batang ito, paiiyakin na naman ninyo ako. Umiiyak na nga ako nang sabitan ko kayo ng bulaklak eh. Totoo lang po ang sinasabi namin, Inay. At dahil tapos na kami ng pag-aaral, tutuparin na namin yung pangako sa inyo, Nay. Hindi na kayo magmamasahe pa. Rina. Kayo naman ang paglilingkuran namin. Tama. Kami na lang po ang mamasahihin nyo. Napakasarap talaga ng pakiramdam ng isang ina na sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagawa niyang mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang mga anak. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Amelia, dating masahista, at ito ang aking buhay. Bagarag si Ganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benavin, Susan Robles, at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon Salvatore M. Ruyales. Ito ang aking buhay.